Na-experience mo na ba o dumating ka na sa punto na may gusto kang bilhin sa mall o online pero wala kang credit card? O di kaya nakiswipe ka ng credit card sa kaibigan mo kasi nga wala ka? Pwes, itong bidyong ito ay para sa'yo. But before anything else, intro in 5, 4, 3, 2, action! Hey guys, what's up? It's me again, Vince. Welcome back to my channel. So for this week's video, pag-uusapan natin yung mga credit cards sa Pilipinas. From application to cancellation. Bago ang lahat, ano ba muna ang credit card? By the name itself, credit. So utang. So itong card na to, pinoprovide siya ng banko para gamitin mo with a certain limit. Or yun nga, credit limit. Ibig sabihin, yun lang yung amount na pwede mong gastusin at yun lang yung laman ng card na yun. Pag lumampas ka, magbabayad ka ng over limit fee, which is hindi mo rin gusto yun. Basta, may kasabihan nga, don't spend beyond your means. Okay, let's start. Meron akong 13 na credit cards dito. Iisa-isahin natin yung siguro yung mga ano niya, and paano nag-apply, iba't ibang klaseng perks. I will share my experiences and bigyan ko yung mga do's and don'ts para wag nyo nang ulitin yung mga pagkakamali ng iba at pagkakamali ko. So here, meron akong 13 different credit cards from the Philippines. Ayan. Yun, 13, diba? Ang gandang number. Simulan na natin, tapos i-compare natin ng mabilisan ng lahat-lahat. Tapos bibigyan ko kayo ng tips. If you have any questions, just comment down below and sasagutin ko lahat yan sa abot ng aking makakaya. So first yung BPI Express Credit Blue Card na MasterCard. Next is yung East West Bank Regular na MasterCard, color silver. Citibank Rewards Card. HSBC Red MasterCard. PNB Regular MasterCard. Second card from Citi is the Citibank Simplicity Visa Platinum Card. Next is Metrobank Gold Visa Card. Next is Union Bank Cebu Pacific Visa Card. Next is HSBC Gold Visa Card. Next is Citi Cashback Visa Platinum Card. Next is RCBC Gold Visa Card. Next is Security Bank Platinum MasterCard. And lastly, RCBC Black Platinum MasterCard. I-share ko muna experience ko ano yung pinakaunang naging credit card ko. For sure, mayroong mga tanong dyan, paano ba mag-apply ng credit card? Okay, ang sagot dyan, there are actually different ways on how to apply for a credit card. First is, you go directly to the branch or the bank. Next is, alam niyo yung pagpupunta kayo ng mga mall, tapos may mga kiosk, yung mga bangko, tapos namimigay pa nga iba ng popcorn, no? Umbrella o lunchbox, yun. And online. Next, normal requirements on applying for a credit card. Government issued ID, 3 months latest payslip, minsan hinihingi rin yung ITR. Ayun, normally government issued ID and payslip lang naman yung kailangan. Kailangan ba may malaking savings ka sa bangko? No, hindi yung totoo. Actually ako, itong 13 na hawak na credit card ko dito, isa lang dito may savings account ako, dun sa BPI. By the way, hindi to sponsored. Pero doon kasi yung nag-work pa ako sa Pilipinas. Nasa Pilipinas pa ako before. Yung payroll namin nasa BPI. So, ayun. So, going back to the question kung kailangan ba ng malaking savings? No. Ano pa bang mga pwedeng normal na tinatanong ng mga tanong ko rin dati? Bakit ganun? Nag-a-apply ako ng maraming basis pero hindi naman ako na-approve kasi kailangan daw ng existing credit card. Paano ako maka-apply ng credit card kung wala nga akong existing credit card? Ganito. Actually, merong way para magkaroon ka ng credit card na parang kumbaga pre-approve siya. Hindi ito ina-advertise palagi ng mga bangko, pero merong ganito. Ang tinatawag dun is yung credit card with collateral. Ibig sabihin, mag-open ka ng savings account with a certain bank, normally passbook sa, then it comes with a credit card, and yun. So parang nagde-deposit ka, pero hawak nila yung passbook. So yun yung collateral, para ma-establish mo yung credit history mo. Ang una kong credit card, kasi na-experience ko yung dati, palagi ako na-decline ng ano eh, ng mga bangko, nag-apply akong credit card, fresh grad pa lang ako. Tapos, ayun. So, ganun yung gawin nyo para sa mga fresh grad siguro dyan, tapos na-decline. Yung sa akin, nag-apply, first credit card ko was with BPI. Nag-open ako ng secured passbook nga with credit card. Tapos, required amount to be deposited was 10,000. Tapos, ang credit limit ng credit card is 8,000. I mean, mababa siya, pero
para ma-start mo yung credit history mo, gamitin mo yung credit card. In my case, ginamit ko siya for 6 months. Then after 6 months, nag-apply ako with E-Swiss Bank. So, nung nakita na siguro ng E-Swiss Bank na utang ako ng utang, I mean, gamit ko ng gamit ng credit card, in-approve na nila. Next card ko was Security Bank na regular card. Tapos yun, medyo malaki na. From 8,000 na credit limit, naging, ano, isishare ko ba? Pero sige na, bayaan mo na. Hindi ko naman na ginagamit yung mga credit card sa Pilipinas. So, after 6 months na ginagamit ko ngayon BPI, yung E-Swiss, binigyan ako ng 30,000 na credit limit. O, di ba, okay. Makakabook na ng plane ticket. So, yun. Next is, ang dami ng kwento. Pero yun, ang mga pwedeng itanong, worth it ba magkaroon ng credit card? Naalala ko dati, nung fresh grad ako, meron akong co-worker. Tapos, nakita niya siguro nag-a-apply ako online ng credit card. Sabi niya, uy, huwag mo ituloy yan, ganyan, huwag kang gumaya sa amin kasi kami, bound kami sa utang. Hindi mo gugusto yung magka-credit card kasi, I mean, once you started, tapos hindi ka magaling mag-manage ng pera, mababaon ka sa utang. Ang sabi ko, hindi, I mean, babayaran ko naman eh. O yun nga, binabayaran, pero totoo yung sinasabi nila na ang sarap mag-shopping, magkaskas ng credit card, pero pagdating ng statement ng bayaran, parang hirap ibayad ng pera. Totoo yun. Ayan, isa-isayin na natin mga credit card. By the way, this video is not sponsored in any form. So, ito is yung mga personal experience ko. So, sasabihin ko lahat ng mga gusto ko. Okay, simulan na natin with regular E-Swiss Bank na MasterCard. Experience ko dito, I mean, actually madali mag-apply dito eh. Tapos madali rin mag-request for credit limit increase. Yun. Sa ano tayo? Sa pag-apply muna. Sa BPI, ito nga yun. Kumbaga, kapag first-timer mo ka-credit card, BPI is the key. Mag-open ka ng secured credit card. Yun ngayon may passbook. Punta kang branch. Alam nila yun. Ito namang Union Bank. Okay naman siya. Kasi ito alam ko nag-earn to ng miles. Ano ba yung miles? So, every time na kinakaskas mo yung credit card mo, nag-earn siya ng yun nga, points, yung miles. Na pwede mong i-book ng flight. Tapos, yun, libre na yung lipad mo. O, diba? Next, itong PNB regular card. Actually, to be honest, hindi ko siya inactivate. Kasi sobrang dami ko ng credit card. Imagine, 13. Hindi ko na siya magamit. Parang, ayun, sige. Kapag marami ka ng credit card, maski hindi ka na mag-apply, sila na yung magpapadala ng credit card sa'yo. O, diba? So, yun, ito yun. Next is itong Metro Bank Gold. I remember, nasa Glorieta ako. Naglalakad lang ako. Tapos nilapitan ako nung ahente. Sabi niya, ano, apply daw. Siguro mukha kasi akong estudyante nun. Pero tagal ko na nagtatrabaho nun eh. So yun, nag-apply ako tapos na-approve naman ako. Ang pangit lang na experience ko dito is sabi nila, no annual fee for life. Kaya nga ako nag-apply nun eh. Isa palang greatest tip sa pag-a-apply ng credit card is huwag ka mag-a-apply kung merong annual fee. Normally yung annual fee merong 2,000, may 1,500, merong 3,000, meron pa nga 5,000 a year eh. Though yung sinasabi nila, pwede mo namang ipa-wave or ipa-reverse kapag binil ka ng annual fee next year. Sabi ko, ayoko ng ganung hassle kasi ilang beses ko na na-experience na ang hassle magpa-wave ng annual fee, magpa-reverse. Ito yung example na yun, yung sa Metro Bank. Sabi nila, no annual fee for life. Pero after a year, binil nila ako. Next, ito namang Citibank Visa Platinum. Nag-apply ako nito. Basta ganun din yung parang sa kiosk lang. Meron pang ang libreng popcorn tsaka payong nun eh. Kaya ako pinatulan. Yun talaga yung gusto, freebies. Tapos may ano sila, parang merong promo na kapag nag-apply ka na isa, it comes with 2 cards. So ito yung kasama niya nun. Yung cashback. Dalawang credit card yung kasama. O diba? Visa Platinum. Actually, experience ko dito, nung fresh grad ako, nag-try kagad ako mag-apply sa Citibank kasi alam ko nga, bongga yung banko, ganyan. Pero ang hirap kasi kailangan postpaid line tapos yung annual income is medyo may requirement din. So, na-deny ako nung first apply ko noon, fresh grad pa nga ako noon eh. Tapos nung yun nga, nung matagal na ako may credit card, nag-try ulit ako mag-apply, na-approve naman. So, ayun, going back to the 2 cards, shared limit sa. So, kunyari, binigyan ka ng limit ng 100,000. Bahala ka ang pagkasign ko ano dyan sa dalawang yan. Basta 100,000 yung limit ng dalawang. Next is, actually may dalawa kong HSBC, isang red, isang gold. Nauna kong applyan tong HSBC red sa SNR.
So na-approve naman ang promo naman nila, ang promo naman nila noon. Naka 5,000 pesos na gamit ka accumulated in 3 months, meron kang free local round trip airfare which is nagamit ko sa Cebu. Tapos nagulat na lang din ako, if I'm not mistaken, parang hindi ko ina-plan to eh. Pinadala nila ako ng HSBC Gold Card. Ganun yun, kapag nakita nila na palautang ka at palabayad ka naman, sila na mismo magpapadala sa'yo kung maganda na yung records mo. Kahit saang banko, ganun naman yata. Next is Citibank Simplicity Visa Platinum. Kung mapapansin nyo, pangatlong Citibank na to. Hindi ko rin alam. Pero pinadala nila ako nito. Compared sa dalawang Citibank na nandun kanina, tsaka ito. Ito, iba yung limit nito. Hindi ko alam kung bakit. Pero may sarili siyang limit. Pero ang pinakamaganda sa card na to is ito. Is wala tong annual fee for life. Simplicity nga eh. Tapos hindi siya nag-earn ng interest kapag hindi mo binayaran agad. Yun yung pinakagusto ko. Not sponsored. Ang gusto ko, by the way, with Citibank. Sige, balik natin yung HSBC in Citibank. Sa lahat ng credit card ko, HSBC in Citibank, yung parang pinaka-powerful sa lahat. Parang powerful. Kunyari, halos sa lahat ng mga merchants, sa mga kahit anong tindahan, tinatanggap to. Kasi nga, kilala eh. I mean, HSBC, Citibank. Actually, maski kahit saang bansa ka pumunta, kilala siya. So, yun yung okay. Tapos yun nga, kunyari, bibili ka ng gadgets. Kunyari, bibili ka ng iPhone, bibili ka ng laptop, bibili ka ng kung ano, ng mga insert man lalaking purchase. Normally, Citibank tsaka HSBC yung merong promo. Yung mga zero interest in 24 months, mga ganon. Something to consider. Pero hindi pa tayo tapos. Meron ako ditong RCBC Gold Card. Ito naman, alam ko, pumunta lang din ako sa branch nun kasi para magbayad ng ibang credit card over the counter. Tapos yun nga, nilapitan ako ng parang manager siguro yun. Nilapitan niya yung actually mga tao para mag-open nga ng credit card with RCBC. So yun, approve naman ako with Gold Card. Okay naman siya. At actually, nung lumipad ako dito sa Amerika, yung pinangbuko sa Korean Air, itong RCBC. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ito yung ginamit ko. Okay, last two. Sige, pagsabay na nga natin. Itong Security Bank Platinum at RCBC Platinum. Platinum, ganun. Kala nyo okay, di ba? Pero hindi, guys. I-google nyo lang kung magkano, pero normally kapag Platinum, medyo mahal din yung annual fee. Pero ang kapalit naman nun is yung perks. Believe it or not, guys, nakapag airport lounge ako for free. 2 times. Kala nyo yung airport lounge is yung mga naka-business class at first class lang. Ay hindi, nagkakamali kayo. With my Security Bank Platinum and my RCBC Bank Platinum Card, nakapag airport lounge ako for free. Okay din dito sa Platinum is wala siyang international or foreign charge kapag yun nga, kapag nag-travel ko sa ibang bansa o in-swipe mo siya, wala siyang conversion fee. Kasi yung iba kapag yung regular card, yun nga, yung mga regular no frill card, ibig sabihin, yung mga walang ibang perks na card. Kapag nag-travel ka at kinaskas mo yun sa ibang bansa, is merong conversion or FX conversion fee, which is mas mahal. Kung gusto mo ng mas malaking credit limit, itatawag mo lang naman yun normally. Or minsan, maski hindi mo itawag kapag medyo matagal na yung credit card mo, parang every year, ini-increase na nila ng limit. Ito mga tips kapag mayroon ka ng credit card. Okay lang naman yung bili ka ng bili, pero dapat binabayaran mo rin. Actually, mas maganda, kung magkano yung pinakautang mo, bayaran mo kagad ng buo bago dumating yung statement. Kasi kung hindi mo siya binayaran ng buo, hindi yung kung magkano lang yung nakasulat dun sa statement mo na minimum amount do, yun lang yung babayaran mo. Hindi ganun. Not cool. Hindi ganun. Kasi kapag ganun yung ginawa mo, pagdating ng next billing cycle or ng next statement, meron na yung interest charge. Normally, mga 3%, 3.5%. Or 4%, merong mga ganun. Sabihin mo, maliit lang naman eh. Pero yung maliit na yun, kapag inunti-unti mo at matagal mong binayaran, malaki po yun. So huwag mong gagawin yun. At ito, it's a big no-no na mag-cash advance ka sa credit card mo. Ano ba yung cash advance? Yun yung nag-withdraw ka sa credit card mo. Eh hindi mo naman pera yun eh. Pera ng banko yun eh. So mas malaki yung charge nun. So huwag mong gagawin yun. At mas okay na nagbabasa ka ng statement mo. Kasi sa akin, in my personal experience, sa 13 na credit card ko, marami akong experience, hindi ko nababanggitin anong banko, na mayroong mali yung statement. So, ang hassle, tatawag ka pa sa kanila para ipokorek yun. Diba? Makikipagtalo ka pa. Nakaka-stress kaya yun.
So yun, hindi ko napapangalan yung bangko. Or i-PM nyo ako, sasabihin ko kung anong bangko yun. Pero hindi ko sabihin dito. Or gusto nyo talaga malaman, i-PM nyo ako sa Instagram at Vince Leonardo. So natalakay na natin yung pag-a-apply, tapos siguro yung mga perks, do's and don'ts, yung mga personal at yung mga personal experience ko sa bawat credit card na to. Tapos tip, yun nga, huwag ka mag-a-apply ng credit card kapag merong annual fee. Palagi mong a-applyan yung walang annual fee para wala nang hassle, wala kang iisipin next year. Magpa-waive ng annual fee. Kasi sa experience ko, yung iba dito, may annual fee. At nahirapan ako magpa-waive. Kasi yung iba sinasabi, madali lang na magpa-waive ng annual fee. Hindi po sa lahat ng bangko ganun. Eh, pagtalo na ako sa customer service nung dati, gamit ko naman yung credit card. Eh, ba't di nyo ma-waive yung annual fee? Ang sasabihin nila sa'yo, yung annual fee, I mean, pumirang baka dun sa disclosure nila or dun sa kontrata na, yung annual fee is yung charge for using the card for 1 year. So legit charge sa, hindi ka dapat magreklamo. Pero yun nga, may ibang mga bangko na madaling kausap at wini-waive nila. Of all the credit cards na nandito, ito unbiased at honest review to, opinion. So kayo nang bahala. Katanungan kayo, comment down below. I-rank natin, rank 1 to 3, ano yung favorite ko and sasagutin ko kung bakit. Top 3, Security Bank Platinum. Bakit? Kasi ito, kumbaga ito yung naging sandigan ko sa mga travel ko. Kasi, yun nga, hindi ko na kailangan tumawag. I mean, wala siyang foreign exchange or conversion rate fee. Wala siyang ganun. Nung nag-Australia kami noong 2018, ito yung kumbaga ginamit ko dun sa buong trip ko eh. Ayun, okay naman. Tapos yun nga, ito yung ginamit ko nung nag-airport lounge ako sa NAIA. Sosyal. So, ito yun, libre. Okay, top 2 is Citibank Simplicity Visa Platinum. Bakit? Ito, malaki din yung limit nito. Actually, yung Security Bank kanina, malaki din yung limit nun, Platinum eh. Tapos itong Citibank Visa Platinum, medyo okay din yung limit nito. Ang pinaka gusto ko dito kasi nga, I mean, maraming times na hindi ko agad nabayaran on time yung credit card na to. Pero hindi siya nag-earn ng hindi siya kagad nag-earn ng interest. I mean, hindi rin ganun kalaki. Kaya nga simplicity, simple. Yun, ganun. Yun, so, kaya ko siya gusto kasi, yun nga, hindi nagpapatong-patong yung interest niya kapag hindi mo kagad nabayaran. Since Citibank siya, ang powerful ng card. Walang frills, I mean, wala siya masyado mga pinagbibigay na promo sa'yo. Pero, kapag pumunta ka ng mga merchant, meron kang, kanyari, gusto bumili ng iPhone, ng TV, ng appliances, yun nga, powerful yung Citibank kasi kahit saan ka pumunta, ina-accept siya. Top 1 is itong BPI Express Credit. Yun nga, gaya nung sinabi ko kanina, yun nga, no frill card siya. Hindi ganun kalaki yung limit. Kasi naalala ko dati nung kabataan ko pa, kabataan, nung bagon pa ako sa credit card, gusto ko ng malaking credit limit para marami ako mabibili ganyan. Pero habang tumatanda na ako, ayoko ng malaking credit limit kasi temptation sa, at maski sabi mo may disiplina ka, mawawala ka ng disiplina kapag may mga sale, may mga ganyan, kung ano, seat sale, shopping sale, maganyan, kahit anong sale. So ito, yung limit nito yata parang 40,000 lang eh. Ayun, nag-start to parang, matagal na kasi tong card na to eh. Nag-start to yata parang 20,000 lang. Hanggang sa lumaki na lang. Maliit, kumbaga, kumpara sa iba kong mga card, maliit pa to kasi yung iba. Gaya ng platinum, yung medyo malaki talaga yun. Hindi ko lang talaga palagi nagalaw kasi nakakatakot. So yun. And by the way pala, ngayong nire-record ko tong video na to, cancel na tong lahat ng cards na to. So, kung iniisip mong makiswipe sa akin ng card, hindi na po mangyayari yun kasi lahat nga to, canceled na. And that's our video for this week, guys. Thank you so much for watching and thank you kung tinapos mo tong video na to. And sa mga nakaka-appreciate ng mga pinagagawa ko, maraming salamat. Shoutout nga pala kay Deo Castañeda from China. Merong viewer from China. So, shoutout kay Deo Castañeda and sa lahat ng mga taong nanonood. I hope naging makabuluhan yung video natin this week. Gaya ng mga kalokohan ko. So, yun lang. Again, thanks for watching. Please follow me on Instagram at Vince Leonardo. Please like my Facebook page, Vince Vlog. And please like and subscribe to my YouTube channel. It's Vince Leonardo. Yun lang. Thank you. Bye-bye. See you next week.
I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Lil Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater.